magandang araw! Ako ulit ito, si Ate Queen Roz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral! At welcome sa Episode 8 ng Kwentong Pampagin! Bago tayo magsimula ay magbasa muna tayo ng mga sagot sa tanong tungkol sa kwento ni Joy at ang alaga niyang aso. Question number 1, bakit siya naregaluhan ng aso? At question number 2, anong natutunan niyo sa kwento? Ang sagot ni Francie TV, dahil po nag-aral siya ng mabuti. Ang natutunan ko po sa kwento ay huwag pabayaan ng aso o iba pang alaga. Sagot ni Nina Rizel, dahil po graduation ni Joy, ang natutunan ko po ay huwag laging mga kaibigan ang bigyan ng oras, magbigay din ng oras sa pamilya. At ang sagot ni Fatima, dahil nag-aral ng mabuti si Joy, ang natutunan ko po sa kwento ay totohanin niya ang pangako niya sa kanyang alaga. At sila pa ang mga sumagot sa tanong natin! Shoutout sa inyong lahat! Kwento natin. Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Wow, may pari na tayong kasama at pumpkin. May nakaupo pa sa sahigo. Sana sa susunod, mas madami pa. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Bahay na Biglang Nawala. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Santo Tomas ay may naninirahang isang maliit na pamilya. Ang ama ay si Mang Jose at ang ina naman ay si Aling Josie. Anak kong maganda, kamukha ng mami. Baka ako kamukha, hindi ikaw. Sino nga ba ang kamukha ng baby? Parang mukha naman patatas lang to eh. Hindi man gaanong malaki ang bahay nila Jopay, pero siguradong malinis ito. Lumipas ang ilang taon, ang baby na si Jopay ay lumaki na. Anak, ito na yung cellphone na hinihiling mo sa amin. Yun! Salamat, Nay! Makakachat ko na yung mga kaibigan ko! Anak, ingatan mo yan, ha? Pinaghirapan namin ang nanay mo yan! Oo, Nay, Tay! Iingatan ko to! Aalis muna po ako, ha? Teka, Jopay! Hapon na, baka gabihin ka! Hindi po ako gagabihin, promise! Uwi po ako ng maaga! Bye! At dali-dali na umalis si Jopay sa kanilang munting bahay. Kahit hindi mayaman, ay nagagawa nilang ibigay ang gusto na nag-iisa nilang anak. Kaya't habang lumalaki ito, ay tumitigas ang ulo. Ay naku, bakit parang nagiging pasaway na ang anak natin? Hayaan na natin, baka sakaling magbago pa. Habang nasa labas, ay hindi naalintana ni Jopay ang oras. Uy Jopay, crush ka daw ni Melvin oh! Jopay, password ka ba? Bakit? Kasi hindi kita kayang kalimutan. Boom! Kilig! Ayi! Naku, sira! Teka, gabi na nga pala. Kailangan na natin umuwi. Tara na! Bye, Jopay! Bye, my love! Late na naman ako makakauwi, pero okay lang. Di naman ako papagalitan eh. Kinapukasan ay nagpaalam ulit si Jopay sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, aalis po ulit ako ah. Uwi po agad ako, promise. Anak, aalis ka na naman. Eh, hindi na tayo nakakakain ng sabay-sabay tuwing hapunan. Oo nga, anak. Ano ba naman yan? Yun lang naman ang hiling namin sa'yo. Makakain tayo ng sabay-sabay. Lagi ka na lang umuwi ng hating gabi. Oo nga, nanay, tatay. Uwi po ako ng maaga para maghapunan. Sumapit na ang gabi, ay wala pa ding Jopay na bumabalik. Anong oras na? Wala pa din ang anak nating si Jopay. Tara, hanapin na natin. At nagmadaling umalis ang mag-asawa. Dahil hating gabi na, ay wala ng jeep sa kalsada. Kaya't napagdesisyonan nilang maglakad na lamang. Nakita nila si Jopay sa isang parke. Jopay, halika! Umuwi na tayo! Sabi mo uuwi ka ng maaga, pero anong oras na ngayon oh? Hating gabi na! Nay, Tay, wala naman pong masama sa ginagawa namin eh. Nagkukwentuhan lang kami. Mamaya na po ako uuwi. At
wala nang nagawa ang mag-asawa, kaya't inantay na lang nila si Jopay sa isang tabi. Hanggang sa napagdesisyon na nilang umuwi. Tara nanay, tay, umuwi na tayo. Sige anak, tara na. Pagpasok pa lang ng bahay ay galit na si Jopay, samantalang pagod naman ang kanyang mga magulang. Jopay anak, huwag ka namang ganyan. Ang gusto lang naman namin ng tatay mo eh, makasama ka namin maghapunan. Yun lang naman ang hinihiling namin sa'yo eh, sana mapagbigyan mo. Lumipas ang mga araw ay patuloy pa rin ginagawa ni Jopay ang pag-uwi ng gabi. Isang gabi, bago siya makauwi, ay nakita niya ang kanyang mga kapitbahay. Ano pong meron? Bakit nasa labas po kayong lahat? Nasaan po si nanay at saka si tatay? Jopay! Nasusunog ang bahay niyo! At nandun ang nanay at tatay mo! Nagulat si Jopay sa kanyang narinig. Oh no! Ang bahay namin at nanay at tatay ko nasa loob! Ang bahay na yan, dyan na ako nakatira simula nung bata ako! Tumawag po kayo ng bumbero! Ayan na! Kuyang bumbero! Ligtas niyo ang nanay at tatay ko! Sa isang tawag lang ay agad dumating ang bumbero. Pero dahil sa laki ng sunog, ay hindi niya ito kinaya. Kaya tumingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Ang nanay at tatay ko! Sana nakaligtas sila sa sunog! Kaninong bahay po ito? At kaninong pamilya po ang nasa loob? Ako po ang pamilya! Lakasan mo ang loob mo ha! Tara, sumunod ka sa akin! Mag-iingat ka lang dahil medyo mainit pa! At sumunod na si Jopay sa loob ng kanilang bahay. Sa kasamaang palad ay namatay sa sunog ang nanay at tatay ni Jopay. Dahil sa nangyari ay hindi na makilala ang bangkay ni Mang Jose at ni Aling Josie. Nay! Tay! Sorry po dahil iniwanan ko kayo. Sana po nailigtas ko kayo kung umuwi ako ng maaga. Sorry po kung hindi ko po natupad ang huli niyong hiling sa akin na makakain tayo ng sabay-sabay. Patawad po. At dyan nagtatapos ang kwento ng bahay na biglang nawala. Aba! May skeleton na din tayo dito ah, at meron na din tayong pumpkin. Halloween na Halloween na talaga. O nakinig ba kayo sa ating kwentuhan? So susunod ulit ha? O sa mga online viewers naman dito, mag-iwan ulit ako sa inyo ng dalawang tanong. Ang unang tanong, ano ang huling hiling nila kay Jopay? At pangalawa, ano ang natutunan nyo sa kwento? Ako ulit ito, si Ate Queen Raz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral. Hanggang sa muli, bye-bye!